Hi guys, welcome back to my channel and this is Maricar. And for today's video, magluluto tayo ng ginataang laing or gabi with my favorite paa ng manok. So guys, samahan niyo ako at siguradong napakasarap ng ating lulutuin. A heart's beat to the city streets, we begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun. So ito na nga guys, naghiwa-hiwa na po ako ng sibuyas, bawang luya at meron po tayong isang chicken cubes, isang pirasong pamintang durog at yung ating gabi or laing. Ang sikreto ko po dyan para hindi makati pag kinain is ilalaga po muna natin na may asin. So pagkabalat po nyan, nilaga po namin na may asin. And then nung nakita namin naluto na, so inalis po namin yung excess water para naman po hindi masyadong masabaw. So ayan po, bumili po kami ng kalahating paan ng manok at ni fresh cooker na rin namin. So ayan na guys, igigisa po muna natin ang sibuyas na ating hiniwa at ilalagay na rin po natin ang bawang at luya para sa ganun ay mas masarap po ang ating ginataan. So syempre, pampaalis na rin po ng lansa dahil sa ating paan ng manok, syempre yung luya. So minsan mas maganda rin maraming luya pagdata para lasap na lasap yung sarap ng ginataan na niluluto mo. So guys, excited na rin ba kayo? Ako excited na rin kasi matagal na rin akong hindi nagluto ng mga gulay like this. At ang nakakatuwa is favorite po natin ang laing. So dati kasi nagluluto kami, lagi ang niluluto namin is paasim style, yung nilalagyan namin ng kamyas. But now, gagataan naman natin na may kasamang paan ng manok. So ayan guys, nilagay ko na rin yung ating pin-pressure cooker na paan ng manok para sa ganon. Malambot na po ito at konting luto na lang ang ating menu for today kasi luto na yung paan ng manok and then nailaga na rin po natin yung laing or gabi sa iba. So igisa-gisa lang natin ng konti para mawala yung lasang lansa and then lagay natin yung paminta at yung ating chicken cubes. So ayan guys, ready na ba kayong kumain ng ating masarap na laing with paan ng manok? So guys, sa mga hindi nakakaalam, ang paan ng manok ay rich in collagen. So tamang-tama yan sa mga gustong maging looking young at talaga namang napakaganda nito sa ating skin at sa ating buto. So kailangan nating mag-collagen lalo tayo kung matanda na tayo, charos. So ayan na guys, ilalagay na po natin ang laing o nilagang laing or gabi. Para sa ganon, mapagsama-sama na po natin ang ating mga ingredients. So ayan na po, medyo hahalu-haluin natin at lalagyan ng konting sabaw para totally maluto na sila both. Yung sabaw po ng ating paan ng manok na pin-pressure cooker po natin. So ngayon, dahil nagkasama-sama na ang ating mga ingredients, so kailangan po nating haluin at don't worry po, hindi po yan mga ngati na sabi yung kati taste ba. So yun, lalagyan din natin ng sealing green at syempre ang sealing red na maanghang. So kasi chili lover po ako pero
yun nga, hindi naman lahat is pwedeng kumain ng maanghang. So, yun, hindi naman natin hiniwa-hiwa yung maanghang para makakain po ang lahat ng nasa loob ng bahay. So, ayan. Siyempre, kung gusto mo talaga maanghang, edi magawa ka na lang ng mga sausawan na maanghang para mas masarap ang iyong pagkain. So, actually talaga ang mga ginataang gulay is mas masarap talaga kung maanghang-anghang. Mas nakaka-unlirize yun, kumbaga. So, lalagyan na rin natin ng seasoning. Siyempre, ang patis na pampalasa. Para sa ganon ay lalong sumarap ang ating ginataang laing with paa ng manok. So, medyo natatakam na ako kasi nga naaamoy ko na po yung bango ng ating niluluto. So, guys, medyo haluin natin yan mamaya-maya and then after mga 10 minutes, is ready na po ang ating ulam na nakakataka. So, ayan na guys, tatakipan na natin at maghintay tayo ng 10 minuto. So, ayan na guys, ilalagay na po natin ang ating gata. So, bumili po kami ng coco gata, yung liquid. So, hindi natin na-videohan kanina kung nabinuhos natin. So, ayan siya, yung ating Coco Mama Fresh Gata. Yan po ang nilagay. So, sa mga nahihirapang bumili ng nyo, so, meron naman tayong mga ready to use na gata. It's either powder or juice na ganyan. So, mabibili lang naman yan sa mga supermarket or sa mga palengke, sa tindahan. Yan. Yan po ay mabibili sa mga ganong lugar na kung saan ay pwede mo pong gamitin instant na. At hindi ka na kailangang magpiga-piga or magpakayod ng nyog. So, actually ngayon ang mga talaga ng nyog. Pero, dahil meron ng mga ganyan, instant, hindi mo na kailangang magpakahirap, magpakayod, at magpapiga ng nyog. So, dito kasi sa Isabela, walang mga nagpipiga ng nyog. Doon sa Cavite, marami talagang nagpipiga ng nyog. So, yun nga, ang kagandahan noon, hindi ka na maghihirap na magpiga at talaga namang purong gata ang makukuha mo. Hindi ka na kasi gagamit ng mainit na tubig doon. Talagang pipigain na nila ng puro. So, maganda rin yung ganun. Pero kung wala, edi kung masipag ka naman, edi ikaw na yung magpakayod at magpiga ng nyog. Or kung medyo matrabaho sa palagay mo, eh bumili ka na lang po ng mga sachet na liquid, gata, or gata powder. So, yan. Medyo pakukuluan lang po natin ng saglit. Para sa ganun ay totally na ma-absorb yung ating gata ng gulay at ng ating chicken feet. So, lalo pong mas sumasarap ang amoy kasi nalagyan na po natin ng gata. So, after a few minutes, maluluto na po ito at ready na po itong kainin. So guys, shout out po sa lahat ng mga patuloy na umaantabay sa ating videos. So nilagyan ko na rin po ng ating manik syrup and then konting asin. Para sa ganon, mas masarap. Kapag medyo matabang, dagdagan na lang po ng konting asin para mas masarap po ang ating ginataang laing with chicken feet. So, excited ka na rin ba na i-try ang magluto nito? So, yun lang guys. Yun ang aking payo sa mga medyo nag-struggle sa pagluluto ng laing kasi nga sabi nila is parang may kati-taste daw pag kinakain yung niluluto nilang laing. Kaya minsan ayaw nilang magluto ng ganitong
food or gulay. Pero yun nga po yung ginagawa ko after po siyang mabalatan at maugasan. Nilalaga pa po namin and then lalagyan ng konting asin hanggang sa tuluyan ng lumambot. And then after noon, saka po namin ialisin yung excess water ng pinaglagaan ng ating gulay. So, yan na guys. Malapit na po tayong kumain at talaga naman makikita mo ang lasap-sarap ng ating ginataang laing at na may chicken feet or paa ng manok. So, ayan na guys ang ating ginataang laing with chicken feet. So, ayan na guys, kain na tayo. So, breakfast namin yan hanggang lunch na po namin. So, ganun po kami katipid. So, guys, pa-subscribe naman and pa-like and share na rin. Thank you and God bless. Thank you.